Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang bibigkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay pag-imisa patungkol sa mahal na pong Jesus Nazareno. Isama rin natin ang pagunita sa mga unang mga martir ng Roma. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon ninyo kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Sino ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mita ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin ang intensyon para sa mga nakuspusting ng mga chapels, groups at communities. Sama rin natin sa misang ito ang mga yumaon na si Arthur Pascua at si Helen Manuel. Mga kapatid, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na magpahayag ng ating pananampalataya gaya ni Abraham, ating mapakinggan sa aklat ng Genesis. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon na tayo ay dapat magkaroon din ng kababaang loob na gaya ng isang titungin na lumapit sa ating Panginoon na humingi na kung ibig ng Panginoon na siya ipagalingin ay kanyang magawa at nagawa nga ng Panginoon sapagkat siya ang may kabutihang loob. Atin pong tingnan ang kabutihang loob ng ating Panginoon sa ating buhay at ngayon mag-alay tayo ng mga pasalamat sa Kanya sa mga natanggap nating biyaya mula sa pong Jesus Nazareno. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal. At sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang anak, ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pasunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lugos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang 99 na taon na si Abraham, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay."
gayon naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga ina po. Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na, at si Sara, maglilihi pa ba iyon gayong 90 taon na? At sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ang buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak, wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit, hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaak, ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kaniyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayong lahat. Mga tao upang matubos niya tayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya na napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang kitungin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, "Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling." Hinipo siya ni Jesus at sinabi, "Ibig ko, gumaling ka." At pagdakay, nawala ang kanyang kitong. "Huwag mo itong sasabihin kanino man," bilin ni Jesus. "Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupon lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Biyernes ngayon, araw ng ating Poong Hesus Nazareno. At tayo magpasalamat sa Kanya sa mga biyaya na ating mga natanggap. At tayo umaasa na tatanggap rin tayo ng mga biyayang inaasahan pa natin. Sa ating mga pagbasa, pinapahayag ang dalawang halaga na bagay. Una, ang pananalig sa Diyos. Pangalawa, ang mapagkumbabang pagsuyo sa Diyos. Sa atin pong unang pagbasa, mula sa aklat ng Genesis, Kapitulo 7, Versikulo 1, Versikulo 9 hanggang 10 at Versikulo 15 hanggang 22, ipinapahayag ang tangpo na kung saan nagkaroon ng tipan ang Panginoong Diyos na si Yahweh kay Abraham na magiging Abraham, na siya sa kabila na kanyang katandaan, siya ay isang daan na, isang daan, ibig sabihin matandang matanda na, 100 years old, at ang kanyang asawa si Sarai ay 90 ang edad, ibig sabihin imposible pang magkaanak. Pero dahil nagkaroon ng tipan ang Diyos at si Abraham na naging Abraham. Abraham dahil siya ay maging tatay sa lahat ng mga tatay. Abraham, ibig sabihin tatay. Abraham, plural form. Maraming tatay. Ibig sabihin, ang kanyang pananalig sa ating Panginoong Diyos ay siyang nagbigay sa kanya ng mga biyaya na higit pa sa kanyang inasahan, sapagkat magkaroon nga siya ng anak mula kay Sarah, hindi na Saray, dahil pinagpala na, at ang pangalan ay Isaac. Ang Yesak ay salitang Hebreo na ibig sabihin ang tumatawa. Tumawa si Sarah dahil akala niya ay hindi na siya magkaanak. Pero dahil sa mga biyayang bigay ng Panginoong Diyos, wala pong imposible sa Diyos. Lahat po ay magagawa sa Kanya. Kaya kinakailangan rin natin ng ating mga panalangin ay may kalakip na pananalig at panampalataya sa ating Panginoon. Ang ating pong pangalawang tema ay tungkol sa mapagkumbabang pagsuyo sa Diyos. Ito naman ay mula sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 8, Beso 1 hanggang 4, na kung saan pagbaba ng Panginoon, napakaraming taong sumunod sa Kanya, lumuhod sa harapan niya at nakisuyo ang isang kitungin. Noon, ang Hansen's disease o ang kitong, hindi pa po mapagaling at maraming natatakot na mahawaan, kaya sila'y pinalayo. At ang kanilang paglayo ay una sa lahat, ang kitong nagiging sumpa na sakit dahil ang mga kitungin ay inalayo sa kanilang pamilya at sa kanilang sambayanan. Pangalawa, magkaroon rin sila ng malubha na kalungkutan dahil sila'y napalayo sa kanilang bayan at napalayo sila mga tao, parang tinuturing na sila napatay. Ang gusto niya na siya'y pagalingin ng Panginoon. At dahil siya po'y hindi po nagdikta na, "Panginoon, pagalingin mo ako,"
siya'y nakisuyo. Nagpakumbaba. Sinasabi niya, Ginoo, kung ibig mo. At dahil dito, hinipo siya ng Panginoon. Kung atin pong tingnan sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 13:45, sumusunod, na kapag ka hipuin mo ang isang kitungin, ikaw ay maging marumi na at hindi ka pwedeng maglalakad-lakad ng kahit saan. Kaya sinasabi natin, Panginoon, na huwag ipaalam ito. Ngunit, ang nagpatotoo rin itong kitungin dahil nagpasalamat siya sa ating Panginoon. Ang kanya pong pababaang loob ay siyang nagpapahayag sa atin na hindi lang yung pananalig sa beret o sa tipan ng Diyos, kinakailangan rin natin ang tunay na pananampalataya o imuna o ang panampalataya na kung saan ang Diyos ay magagawa niya ang lahat. Kaya yung kanyang paghingi, kaya nakasulat po sa versikulo 2, kapitulo 8, Banghilyo ni San Mateo, ang salitang telis. Telis na kung saan, kung gusto mo. Kinakailangan rin natin sa ating mga panalangin, huwag po nating pilitin ang Diyos. Magpakumbaba tayo. Ang may papagkumbaba na pagnanais na ating makamtan, ang ating hinihingi, ang ating dinudulog sa Panginoon, yun po ay ibibigay. Sapagkat dakila ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, hindi tayo babayaan ng Diyos. Anuman ang tunay na kinakailangan natin para sa ating kaligtasan, yan ay ibibigay ng Diyos. Yun pong lahat ng nanalig na mabigyan ng biyaya ng Panginoong Hesus Nazareno, pumalakpak po upang ating ipahayag, tayo'y tatanggap ng mga biyaya mula sa Panginoon. Sasabihin mo sa katabi mo, darating ang Diyos sa buhay mo. At ang Diyos ay magpapala sa iyo. Magpapala ang Diyos. Darating siya sa buhay natin. Tayo ay nangangailangan lang ng ating pananalig at mapagkumbaba na pakisuyo sa ating Panginoon upang gaya ng kitungin sa ating ebanghelyo ngayon, bibigyan tayo ng kinakailangan natin. Bago pa man natin bigkasin ang kinakailangan natin, alam na ng Diyos kung ano ang para sa atin. Ano ang makapagligtas sa atin? Ano ang makapagbigay ng buhay na ganap at ikasyasya? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag maghinawa sa panalangin. Ibibigay sa Diyos ang inyong dinudulog, ang inyong hiningi, sa kanyang panahon, sa kanyang paraan, siksik, liglig, at nag-uumapaw dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng kitungin sa Ebanghelyo, numingi ng saklulo para gumaling. Lumapit tayo ngayon ng may panalig sa ating Amang nasa langit upang bibigyang pansin niya ang ating mga panalangin at atin pong itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahop at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-aalay
mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Sa tahimik, inilog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, pinalakas kami sa aming panalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupon lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Magsitayong lahat. Manalangin kayo patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanitunay, marapat ni kayo aming pasalamatan. Yung ipinasyang sa kahoy na cross, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na cross, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na cross, siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mangyalisi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa kadakilaan. Banal ka, poong may kapal. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siya sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay smita ni Espiritu yung banal, ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gay naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay, tuling pagkabuhay ng anak, naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagpapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat yung narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin si Bahang Laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid aming na himlay may pag-asang sila muling maubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa naman ang Birhen Maria na Ina ng Diyos nang kabiyak ng puso niya ang San Jose kaisa ang mga apostol San Juan Bautista ng mga unang martel ng Roma, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Maria San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagkukuri sa karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng kaling nauto, sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang halan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kawipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya na. Pordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan na sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Pordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan na sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsunod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Jesus Nazareno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo po't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kaming umaasa. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan na lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na cross na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaulhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Yun pong hindi pa nagkaroon ng Lectio Divina para sa pong Jesus Nazareno, available pa po ito, 130 pesos po doon sa May Information Guard. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pakikilahok sa Eucharistia dito sa ating Basilica Minor ng Itim na Sino ng Quiapo, Archdiocesan Shrine ng ating pong Jesus Nazareno, ang ating parokya ng San Juan Bautista at lahat ng mga narito sa loob at sa labas nito, ang mga naugnay sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at ng cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ang pong Jesus Nazareno. Salamat din sa mga nag-alay ng pamisa ngayon, ang pamilya ni Arthur Pascua at ang pamilya ni Helen Manuel. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong. Matulungan po ang ating mga kapatid na mga mahirap at nangangailangan. Salamat sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Mula kay Abraham, tayo ay natuto ng pananalig at katapatan sa Diyos. Mula sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay bibigyan ng biyaya kapag kagaya ng kitungin, tayo'y mapagkumbaba na lumuluhog sa Panginoon ng kanyang biyaya. Alamin natin ang mapagkumbabang pagluhog at ang panampalatayang matibay at matapat ay siyang maghatid sa atin ng biyaya mula sa ating poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang ating poong Jesus Nazareno at ang lahat pong nakiisa ngayon sa ating banal na misa. Ngayon na po ang kusbas, mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamigitan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga damahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito na may maalalang pangako nun sa binyag, na ikaw ay kangiibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumaikang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús,
Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka Senior, you